Auntie Sally, ano po nangyari sa asawa niyo? Hindi ko nga rin alam, Ray. Mula nung nag-retired siya sa pagiging sundalo, palagi na lang siyang nakaupo dyan sa wheelchair na yan. Parang lumpo na siya. Pero hindi naman lumiit yung mga paa niya. Napakamaskulado pa rin niya. Ang mga balikat at braso niya, matipuno naman. Alam mo, Ray, 48 anyos pa lang yung asawa ko na yan. Pero ngayon, ayaw niya na maglakad. Nanghihinayang talaga ako kasi napakatangkad niya. Napakagwapo pa niya. Pwede pa siyang magtrabaho sa construction kung ayaw niya talaga sa pagsusundalo. Iyano po bang nangyari sa kanya, Auntie Sally? Bakit po ganyan na siya? Kailan po ba siya nagsimulang umupo dyan sa wheelchair na yan? Nagsimula siyang umupo sa wheelchair na yan nung nag-retired siya, Ray. Nag-retired siya sa pagiging sundalo. Gawa ng kailangan namin makuha yung 5 milyon pambayad sa utang namin dahil na-scam kami noon. Tapos, naubos agad yung 5 milyon na yun. Kaya ito, na-depressed itong napakagwapo kong asawa na sundalo. Kaya ito, tignan mo siya. Ayaw niya nang maglakad. Palagi na lang siyang nakaupo sa wheelchair. Tulala. Okay lang ba, Ray? Dalhin mo siya sa bubo ngayon. Opo, Auntie. Masusunod po. Dadalhin ko na siya sa bubong. Pero Auntie, may project po kasi kami. Pwede po bang makahingi muna ako sa inyo ng 400? Oo, Ray. Bibigyan kita ng pera. Walang problema. Basta, bantayan mo itong napakagwapo kong asawa doon sa bubong, ha? Baka kasi umandar ang wheelchair ng mag-isa at mahulog siya sa bubong. Bantayan mong mabuti, Ray, ha? Ipasyal mo rin siya sa labas. Opo, Auntie Sally. Babantayan ko po ng mabuti itong asawa niyo, pero Auntie, hindi po ba siya nagsasalita? Ganito lang po siya lagi? Tulala na lang po palagi? Oo, Ray. Ganyan siya talaga. Tulala lagi siya. Pero kahit hindi siya nagsasalita, suklayan mong buhok niya, Ray, ha? Pag sinisipon siya, ito may panyo, punasan mong ilong niya. Bahala ka na sa kanya, Ray, ha? Papasok na ako sa trabaho ko sa opisina. Sige po, Auntie. Ako na po bahala dito sa napakapugi niyong asawa. Pero Auntie, bakit nakapaalang po itong asawa niyo? Asaan po yung tsinelas niya? Naku, Ray, walang tsinelas na magkasya sa paa niya. Nilibot ko na ang buong palengke, wala talaga. Alam mo kasi, itong paa ng asawa ko na yan, paa ata yan ng kapre, parang paa ng higante. Wala talagang tsinelas na pwedeng magkasya sa paa niya. Ay, ganun po ba? Sige po, Auntie. Lagyan ko na lang po ng medyas ang paa niya. Ingat po kayo, Auntie, sa biyahe, ha? Salamat, Ray, ha? Ito, pera para sa'yo. Bantayan mong mabuti ang asawa ko, Ray, ha? Paalam na. Sandali, Auntie. Pupunta dito yung barkada kong si Jason at Vincent. Okay lang po ba? Oo, Ray, okay lang. Pero ipasyal mo itong asawa ko dyan sa labas ng bahay. Tapos ibalik mo rin ulit sa kwarto niya, ha? Opo, Auntie, masusunod po. Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilala ninyo po ako sa pangalang Raymond. Ray na lang for short. 23 anyos, isang estudyante. Napunta ako sa bahay ng Auntie Sally ko na may asawang sundalong napakagwapo at napakatangkad, subalit nung ma-scam raw sila, kinailangan itong mag-retired sa pagiging sundalo. Auntie Sally! Gawa ng kailangan raw nilang makuha yung 5 milyon na retirement fee sa pagkasundalo. Nakuha naman raw ni Auntie ang 5 milyon, subalit sapat lang ito pambayad sa mga utang nila nung ma-scam sila, Sir Will. Wala pa raw trabaho noon si Auntie Sally nung maubos ang pera nila.
Labis raw ang nag-aalala. Labis raw na nag-aalala at nalungkot itong sundalo na asawa niya dahil wala na silang pera pang gastos sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Sa bawat araw na nag-aalala at nalulungkot itong sundalo na asawa ni Auntie, lalo pa raw itong lumala nung mamatay ang mga magulang nito. Ang kalungkutan na nagmula sa kawalan ng pera ay labis na lumala. Dahilan kung kaya, pati ang paglalakad nito ay naapektuhan. Nagsimula raw itong umiyak sa kwarto nito at palagi na lang raw itong nakahiga at natutulog at niminsan ayaw nang lumabas ng kwarto niya. Dahil sa labis na kalungkutan, nawala ng gana ang asawa ni Auntie Sally na makihalubilo sa mga tao. Nagkukulong na lang ito sa kwarto nito na umabot na nga sa mag-iisang taon na pala. Tulala at ayaw nang maglakad. Sir Will, naisulat ko ang kwento na ito dahil minsan akong nakabasa ng kwento ng buhay na binasa ninyo noon. Meron palang programa na nagbibigay buhay sa mga ganitong sitwasyon. Itong sundalo na asawa ni Auntie Sally ay parang mukhang foreigner. Matangos ang ilong niya at napakatangkad talaga niya. Wala raw itong alam gawin kundi ang maglingkod sa ating bansa. Wala raw itong alam sa pagkukonstruksyon o anumang gawaing bahay dahil nagmula raw itong asawa ni Auntie sa may kaya na pamilya. Kaya wala itong alam na ibang trabaho kundi ang pagiging sundalo. At ito na nga po ang dahilan kung bakit nung mapilitan itong mag-retired sa pagiging sundalo ay nalungkot ito nang matindi dahil nawala na ito ng pag-asa sa buhay. Akala niya wala na siyang mapagkukuha na ng pera. Pero mali ang akala niya. Dahil nakadiskarte si Auntie Sally ng trabaho sa isang opisina. Sumasahod na si Auntie Sally ngayon at kaya na nilang mabuhay ulit dito sa mundo. Subalit huli na ang lahat. Itong sundalong asawa ni Auntie Sally ay ayaw nang maglakad. Palagi na lang itong nakaupo sa wheelchair at tulala. Sir Will, tuwing ipapasyal ko itong sundalo na asawa ni Auntie Sally, sakay ng wheelchair niya. Ang mga babae sa kalye ay napapatingin talaga. Dahil bakit raw hindi nagagawang maglakad ng isang napakamatipuno at napakagwapo na lalaki na ito? Parang wala naman raw itong problema sa katawan nito. At ito na nga po Sir Will ang ipinagtaka ko. Ipinagtaka ko dito sa asawa ni Auntie Sally. Nagtataka talaga ako bakit siya ganito. Sa paglipas ng mga araw na ako ay tumutuloy sa bahay ni Auntie Sally, ako ang laging kasama ng asawa niya. Tuwing gabi, sabi ni Auntie Sally, itulak ko raw ang wheelchair patungo sa bubong nila sa kayang asawa niya upang matanaw nito ang magandang view ng paligid ng bahay nila na malapit lang naman po sa dagat. Tuwing umaga naman, palaging utos ni Auntie na itulak ko ang wheelchair ng asawa niyang sundalo patungo sa park malapit sa dagat. Ipasyal ko raw ito lagi para makalanghap ng sariwang hangin sa dalampasigan. Sa totoo lang, wala naman sa akin problema na palagi kong ipasyal sa labas ng bahay itong asawa niya. Subalit nagkaroon bigla ako ng pag-aalinlangan na sundin pa ang utos ni Auntie matapos ang isang bagay. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang kwento na ito, Sir Will. Dito sa kwento na ito, kami ni Jason at Vincent ang mga saksi sa kwento na ito. Hindi kami naging bulag para malaman ng mga ito. Nagsimula ang lahat noong sama-sama kaming gumagawa ng project namin sa school doon sa bubong ng bahay ni Auntie Sally. Nandoon lang noon ang asawang sundalo ni Auntie sa tabi namin, naka-wheelchair. Ang bubong po kasi ng bahay ni Auntie Sally ay simento o tinatawag na slab. May bahay kubo po sa ibabaw ng bubong ni Auntie at doon kami lagi gumagawa ng project ni na Jason at Vincent. Sa medyo unahan, sa may unahan ng kubo sa ibabaw ng bubong na yon,
Doon ko naman iniwan yung wheelchair sakay ang sundalong gwapo na yon. Palagi lang siyang tulala doon habang nakaharap siya sa dagat. Ngunit si Jason, nakaklasiko, may sinabi siya sa akin noong gabi na yon na siyang naging dahilan ng aking pagtataka. Ray, halika. Tignan mo yung asawang sundalo ni auntie mo. Parang napakalungkot niya. Alam mo, Ray, siguro kahit hindi siya nagsasalita, dapat siguro kinakausap mo siya lagi. Kawawa naman kasi siya dun, oh. Mag-isa lang siya sa wheelchair niya. Parang umiiyak siya, Ray. Puntahan mo kaya, Ray. Ano ka ba, Jason? Wala kang dapat ipag-alala. Ganyan talaga siya. Mag-iisang taon na yan na palaging malungkot. Saka, umiiyak naman talaga yan si Sir paminsan-minsan. Normal naman yan. Eh ano? Wala na lang ba tayong magagawa para sa kanya, Ray? Dapat gumawa tayo ng paraan para ngumiti man lang yan si Sir. Malay mo, gumaling siya bigla pag natuwa siya sa atin. Eh ano naman ang magagawa natin para ngumiti siya? Ikaw, Vincent, ano masasabi mo tungkol kay Sir na asawa ni Auntie? Ako? Sa tingin ko, Ray at Jason, gagaling pa yan si Sir. Sigurado ako. Yun na nga eh. Pwede siyang gumaling. Pero paano? Anong magagawa natin para gumaling siya, Vincent? Ganito gawin mo, Ray. Puntahan mo siya. Doon ka muna sa tabi niya. Kausapin mo siya ng kahit ano. Sige, susubukan ko. Dito muna kayo, ha? Pag ito hindi gumana, kayo naman makipag-usap kay Sir, ha? Oo, Ray. Kami naman mamaya ang kakausap. Pakatapos itong project natin. Sir Will, nung gabi na ito ay pumunta ko sa harapan ni Sir at pinagmasdan ko lang ang napakapogi niyang itsura. Hindi ko magawang kausapin siya dahil nahihiya ako. Pero kalaunan, nagawa ko rin makipag-usap. Opo, nakipag-usap ako kahit hindi naman siya sumasagot. Basta, nagsasalita lang ako kahit parang sa hangin lang naman ako nakikipag-usap. Ganito ko siya kausapin, Sir Will, nung gabi na yon. At di kayo maniniwala. Sir, Sir Pogi, Sir, sana po, kahit hindi niyo ako naririnig, sana po, masaya kayo na palagi ko kayong sinasamahan dito sa bubong ng bahay niyo, tuwing tinatanaw niyo ang napakagandang dalampasigan sa gabi. Sir, okay lang po ba talaga kayo? Bakit parang napakalungkot pa rin ang mga mata ninyo? May trabaho na po si Auntie Sally. May pambili na kayo ng bigas at ulam ninyo sa araw-araw. Bakit po nalulungkot pa rin kayo? Sir, huwag naman po kayo umiyak. Nasa mabuting kalagayan na po yung mga magulang ninyo. Okay na po sila sa kabilang buhay, sir. Tahimik na sila doon. Kaya huwag na kayong malungkot, sir, sa pagpanaw ng magulang ninyo. Sir, huwag naman kayo ganyan. Pati ako nalulungkot na rin. Ang sabi sa akin ni Auntie, napalagyan na ng lapida yung mga magulang mo. Pinaganda na nga rin yung pansyon nila doon sa sementeryo. Wala na po kayong iisipin pa. Sir naman, bakit po kasi kayo umiiyak, sir? Ano po ba talaga ang nagpapalungkot sa inyo? Pwede nyo naman sabihin sa akin, sir, kung ano po ang nagpapalungkot sa inyo. Sabihin niyo po, sir, sa akin. Vincent, tignan mo si Ray. Grabe ang pagmamalasakit sa asawa ng auntie niya. Kung ano-ano na lang ang sinasabi kay sir. Oo nga, paring Jason. Ano ba kasi talaga nangyari dyan kay sir? Ang alam ko, pare, na-depressed yan. Nakalimutan na niyan maglakad. Kasi dati raw, palagi na lang raw yan nakahiga.
gawa nang naubos lahat ng pera niya mula sa retirement fee niya. Ay ganun ba? Sabi ng lola ko pare, madali lang makarecover ang mga nadidepressed. Kailangan lang raw na may kakausap palagi. Tapos sapat na tulog, ganun lang. Ganun dapat gawin ni Ray. Eh yun na nga ginagawa ni Ray ngayon pare eh. Hindi siya tumitigil sa pakikipag-usap. Kahit marami tayong project, nabibigyan ni Ray ng sapat na oras si sir niya. Tingin ko bagay sila. Bagay na ano? Bagay maging mag-best friend. Kasi si sir ang pogi. Tapos si Ray ang cute. Bagay silang dalawa. Oo nga, bagay nga sila. Pero tignan mo pare, grabe talagang pagmamalasakit ni Ray, no? Swerte ni sir, dumating si Ray dito sa bahay ng asawa niya. Meron ang makakapagtingin-tingin sa kanya. Di magtatagal, makukulog ang loob niya ni sir kay Ray bilang kaibigan. Sir Will, yan ang narinig ko ng mga pag-uusap ni Jason at Vincent noon habang ako nasa tabi ni sir kinakausap ko ito. Mahirap man paniwalaan pero nagkatotoo po ang mga sinabi ni Vincent. Sa araw-araw na pakikipag-usap ko sa asawa ni Auntie Sally na naka-wheelchair, nagkaroon ng pagbabago sa sundalo na ito. Gabi-gabi, araw-araw, tuwing may bakanting oras ako, nakaupo lang ako sa tabi ni sir. Palagi akong nagsasalita, kinakausap ko siya. Kung ano-anong mga topic basta marinig niya lang na may tao sa tabi niya na nagsasalita para hindi naman siya mabingi sa katahimikan sa bahay ng auntie niya. Sa bahay ng asawa niya. Gabi-gabing nakaupo ako sa upuan, nagkakape ako habang nagsusulat ako ng mga project ko. Nasa tabi ko lang palagi si sir, kinakausap ko paminsan-minsan kahit hindi naman siya sumasagot. Minsan, pinapakain ko siya ng biskwit. Minsan, pinapainom ko ng juice at soft drinks habang si Jason at Vincent andoon naman sa kubo abala sa gawain sa school. Si sir, tahimik lang sa may tabi ko. Siniswelduhan naman po ako ni Auntie Sally sa gabi-gabing pagbabantay ko kaya may pambaon ako lagi sa eskwelahan. Hanggang sa pati sa pagpapalit ng mga kasuotan ni sir ay sa akin na rin iniatas ni Auntie. Ako na ang naglalaban ng mga damit ni sir dahil lalong naging madalas ang overtime niya sa opisina at tuluyan nang nawala ng oras si Auntie Sally sa asawa niya. Kaya alam ko na ang lahat tungkol kay sir. Ang mga bagay na si Auntie lang ang nakakaalam noon tungkol kay sir ay alam ko na rin dahil ako na nga noon ang naging responsable sa lahat ng pag-aasikaso ng mga kagamitan ni sir maging ang mga damit nito. Sabi ni Auntie, ang paborito raw ni sir na kulay ng t-shirt ay blue. Kaya kulay blue na t-shirt na damit ang palaging ipinapalit ko sa kasuotan ni sir. Halos lahat ng gusto ni sir na damit ay alam ko na. Lahat ng paborito niya. Sa punto na ito, lahat ng bagay tungkol kay sir ay alam ko na. Si sir, higante na tao. Kahit tsinelas ni sir ay hindi ka basta-basta makakabili sa palengke. Kaya masasabi ko na sayang talaga si sir. Gwapo na. Matangkad pa. Marami pa siyang mga bagay na pwedeng gawin habang nabubuhay pa siya dito sa mundo. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento, Sir Will. Nagulat na lang ako isang araw. Si Sir, parang hinahanap niya si Auntie Sally. Eh si Auntie Sally, palaging nasa opisina. Sa bagay, normal naman sa asawa na hanapin nito ang asawa nito. Subalit, wala talaga noon si Auntie Sally. Paano ko nasabing hinahanap ni Sir si Auntie Sally? Kasi si Sir nakatingin sa akin. Opo, ang seryoso ng tingin ni Sir sa akin noon. Parang gusto niyang sabihin sa akin na pauwiin ko si Auntie Sally dahil kailangan niya ang pagmamahal ni Auntie Sally. Sa bagay,
normal naman na maghanap si Sir ng pagmamahal. Ikaso, wala si Auntie Sally nung gabi na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sino ang magbibigay ng pagmamahal kay Sir nung gabi na yon? Ang tanong ko sa sarili ko. Si Sir, tulala sa akin. Eh bakit ba? Sabi ko, Sir, alam ko naman na matagal na panahon na siguro na hindi mo man lang nakakasama si Auntie Sally. Pero huwag ka naman tumingin sa akin ng ganyan. Huwag mo naman akong tignan ng seryoso, Sir. Hindi ko naman kayang sunduin si Auntie sa opisina niya para lang pauwiin yon dito. Kaya tingin ko, Sir, huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, Sir. Naiilang kasi ako, Sir. Sabi ko sa kanya. Opo, bawat maisip ko noon ay sinasabi ko talaga kay Sir nung gabi na yon. Sabi ko, Sir, bakit po nakatingin kayo sa akin ng seryoso? Baka po kaya nyo nang magsalita, Sir. Sabihin nyo po sa akin kung ano ang request nyo. Sir Will, pati ako, tulala na rin kay Sir nung gabi na yon. Pilit kong inuunawa kung ano ba talagang ibig sabihin ng mga tingin niya sa akin ng seryoso. Ang alam ko lang talaga noon, baka gusto niyang pauwiin si Auntie. Pauwiin ko si Auntie. Dahil baka kailangan niya ng pagmamahal ni Auntie. Nandoon lang ako nakaupo noon sa may lamesa. Nagbabasa ako ng libro ko. Pero tuwing lilingon ako kay Sir, nakatingin talaga siya sa akin ng seryoso. Sabi ko, ano ba talagang problema nito ni Sir? Gusto niya ba talaga ngayong gabi ng pagmamahal? Iwala si Auntie Sally eh. Anong magagawa ko? Halos 3 buwan na ako sa bahay ni Auntie noon. Matagal na rin talaga siguro. Pero noong gabi na yon, doon lang talaga si Sir tumitingin sa akin ng seryoso noon. Sa gabi lang na yon, nagawa niyang tumingin sa mga mata ko ng diretso. Kaya ang naisip ko, kailangan talaga niya si Auntie Sally. Eh wala si Auntie Sally. Kaya lumapit na lang ako kay Sir at kinausap ko siya. Kahit alam ko na hindi siya sasagot kasi hindi pa rin siya nagsasalita noon. Nung nasa tabi na ako ni Sir, hinolding hands ko si Sir, sabi ko, Sir, ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin at ganyan kayo makatingin sa akin? Sir, ayan na naman kayo, Sir. Naiilang po ako kapag ganyan ang mga tingin ng mata niyo sa akin. Tulala siya sa akin ito, Sir Will. Hanggang sa parang nagsasalita na siya. Eh hindi ko naman marinig kasi wala namang boses na nanggagaling sa kanya. Opo, parang nagsasalita na siya ngunit walang boses talaga. Kaya nilapit ko yung tenga ko kay Sir. At noong nasa tapat na ng mukha niya yung tenga ko, handa na ako noon makinig sa sasabihin niya. Sir Will, nabigla ako. Bigla na lamang akong hinalika ni Sir sa pisngi ko. Sa sobrang gulat ko, lumayo agad ako. Ngunit nung nasa malayo na ako, si Sir, napakaseryoso pa rin niya. Ngunit lalong naging seryoso ang mga tingin ng mata niya sa akin. Ang lakas ng kaba ko noon dahil, si Sir, hinalikan ako sa may pisngi ko. Yun ang unang beses na may nag-kiss sa akin sa buong buhay ko, Sir Will. At hindi talaga galing sa babae ang kiss na yun. Galing talaga kay Sir na asawa ni Auntie Sally. Kaya gulong-gulo ang isip ko noon. Bakit? Bakit? Si Sir, nandoon pa rin sa wheelchair niya noon. Tulala pa rin. Ako naman, ayaw ko nang lumapit sa kanya dahil baka bigyan niya ulit ako ng kiss. Biruin niyo, 3 buwan ko na siyang inaasikaso. Sa gabi lang na yon, nag-iba.
Nag-iba kasi, bakit niya ako bibigyan ng kiss? Ang alam ko, mahal na mahal niya raw si Auntie Sally mula noon. At mahal na mahal rin siya ni Auntie. Kaya bakit niya bibigyan ng kiss ang taong binata na kagaya ko? Isa siyang sundalo at hindi marapat na bigyan niya ng kiss ang isang lalaki na kagaya ko. Kaya alam niyo Sir Will, parang ayaw ko nang makituloy sa bahay ni Auntie Sally. Parang gusto ko nang umalis noon. Kaso, dahil sa 3 buwan ko na rin na ako ang nag-aasikaso kay Sir, naaawa ako sa kanya. Pag umalis ako, sino na mag-aasikaso sa kanya? Sino na magmamalasakit ng totoo sa kanya? E si Auntie Sally, palaging wala. Kaya hindi na lang ako umalis noon. Inaasikaso ko pa rin si Sir noon, mga damit at pagkain niya, ako pa rin ang naghahanda. Pero hindi ako masyado lumalapit sa kanya kasi ang mga tingin niya sa akin, kakaiba talaga. Bakit naman siya titingin ng ganun kaseryoso sa akin? Isundalo siya. Sa 3 buwan na nakakasama niya ako sa bahay nila, sa gabi lang talaga na yun, nabigla na lang siyang nag-iba. Hinalikan niya po ako sa pisngi ko. Sir Will, umiiwas na ako kay Sir dahil sa kiss na yun. Kasi naiilang talaga ako sa kanya. Ang dami kasi niyang bigote eh. Nakakailang siyang tignan. Ngunit hindi pa rin dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Sir. Gumaling siya. Opo, tama ang narinig niyo. Sa 4 na buwan, bigla ko na lamang si Sir nakita. Nakatayo doon sa loob ng kwarto niya. Nakatalikod siya at nakaharap siya sa bintana. Nakatanaw siya sa dalampasigan. Sobrang lakas ng kaba ko dahil 1 buwan na ang lumipas pa noon na ako pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. Pero di ko na siya masyado kinakausap noon, kaya laking gulat ko na magaling na pala siya. Habang naroon siya sa may bintana, nakatayo siya at hindi siya nagsasalita, ni hindi siya lumilingon sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalapit ba ako sa kanya o tatakbo ako palabas ng bahay ni Auntie? Dahil naaalala ko yung kiss ni Sir. Yun ang bumabalik-balik sa isipan ko, kaya andoon na lang ako sa may pintuan. Tulala ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang biglang lumingon si Sir sa akin, lalong kumalabog ang puso ko. Sobrang lakas ng kaba ko paglingon ni Sir. Dahil alam niyo Sir Will, yung mga mata niya, napakaseryoso. Diretso talaga ang tingin sa mga mata ko. Dahil iba ito. Dahil ba ito sa ako na ang nag-aasikaso sa kanya mula noon? 4 na buwan ko lang naman siyang inasikaso. Bakit po Sir? Bakit ganyan ang mga tingin mo sa akin? Ang tanong ko sa sarili ko. Nakakapagsalita na kaya siya? Bakit Sir? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa harapan ko na pala noon si Sir. Naglakad na pala siya patungo sa akin. Sobrang tangkad pala talaga ni Sir. Sa may balikat lang ako sa kanya, hindi ako makapagsalita noon. Dahil si Sir, nasa harapan ko na. Pero sa hindi ko malaman na dahilan, tumingala ako at bigla akong napatingin sa mukha ni Sir. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Napaka maaliwalas ng mukha niya. Ang mga mata niya ay waring nagsasabi na parang nangangailangan ng pagmamahal. Ang tangos ng ilong niya. Yumuko ako bigla dahil ang mga mata niya ay nakita ko na parang nagpapaawa. Ewan ko ba, nagpapaawa talaga. Iyako, iba ang nararamdaman ko. Naiilang ako. At dahil naiilang ako, bigla akong tumalikod
at nagpasya ako na iwanan siya doon. Ngunit, sa bigla kong pag-alis, bigla niyang inabot ang kamay ko. Hinolding hands niya ako at bigla niya akong niyakap. Opo, namalayan ko na lang, yakap na pala ako ni Sir. Sabi ko, ano bang nangyari? Bakit yakap-yakap ako ni Sir? Nagpapasalamat ba siya sa apat na buwan na inasikaso ko siya? Kung oo ang sagot, kung nagpapasalamat ito, okay. Sige Sir, yakapin mo lang ako. Yumakap na rin ako dahil nahulog na rin pala ang loob ko kay Sir. Itinuturing ko na pala siya noon na isang kaibigan na tunay. Kaya sa punto na yon, niyakap na lang namin ang isa't isa, Sir Will. Pero yakap lang ng kaibigan lang yon. Yun ang nararamdaman ko. Pero gulong-gulo lang talaga ang isip ko dahil sa mga tingin niyang napakaseryoso. Narinig ko na lang bigla si Auntie Sally na parang dumating sa bahay nung gabi na yon. Bigla akong lumayo kay Sir habang yakap niya ako dahil si Auntie Sally ay nasa bahay na pala at papunta siya kay Sir. Baka kasi ano isipin niya eh pag nakita niya si Sir na nakayakap sa akin. Baka kasi ibang isipin ni Auntie pag nakita niya si Sir na nakayakap sa akin. Bumalik ako sa pagbabasa ng mga libro at biglang sumigaw si Auntie Sally. Gulat na gulat siya dahil si Sir magaling na raw kuno. Tuwang-tuwa si Auntie. Si Sir, ayun, okay na nung makita niya. Pero nakita ko na yumakap si Auntie Sally kay Sir at binigyan niya ito ng kiss. Ngunit si Sir tulala pa rin at hindi man lang nagsasalita noon. Parang hindi man lang niya nakikita si Auntie. Parang wala lang po, Sir Will. Sabi ko, ano bang nangyayari? Bakit parang hindi napapansin ni Sir si Auntie Sally? Pero sabi ko, ang mahalaga, si Sir ay magaling na. Nakakapaglakad na siya at marunong nang tumingin sa isang tao. Dati kasi palagi siyang tulala. Maya-maya pa, bigla ulit umalis si Auntie. Nagpaalam siya na may pupuntahan na raw siya nung gabi na yon. Nalaman ko na lang na may boyfriend na pala si Auntie Sally na isang mayaman. Nakakotse yung boyfriend niya. Paano ko nalaman? Dahil pagdungaw ko sa bintana, andoon pala sa labas ng bahay naghihintay yung boyfriend ni Auntie. Binigyan pa ito ng kiss ni Auntie at sumakay na si Auntie sa loob ng kotse. Walang kaalam-alam ang tulala na si Sir na si Auntie pala ay may boyfriend ng iba. Eh si Sir? Si Sir kasi hindi pa rin nagsasalita. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Bakit may problema palang malaki dito sa bahay na ito? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakukonsensya ako para kay Sir. Sasabihin ko ba na may iba na si Auntie? O pananatilihin kong sikreto ang lahat ng tungkol kay Auntie? Tulala na lang ako noon kay Sir. Kawawa pala si Sir. Niluloko lang pala siya ni Auntie Sally. Kailangan-kailangan pa naman ngayon ni Sir ng totoong pagmamahal na magmumula sa anak kay Auntie Sally. Sabi ko kay Jason at Vincent, anong gagawin ko? Sabi naman nila Jason at Vincent, samahan ko na lang daw si Sir hanggang sa gumaling ito ng tuluyan. Yung magaling na talaga. Yung kaya niya nang magpalit ng kasuotan niya ng mag-isa. Yung kaya niya nang magluto ng pagkain ng mag-isa. Para naman pag umalis ako dito sa bahay ni Auntie Sally, kahit may ibang boyfriend na pala si Auntie, ay magiging okay pa rin si Sir dahil kaya niya nang asikasuhin ang sarili niya. Sir Will, umalis po ako. Opo, umabot na sa punto na kailangan ko ng lumisan sa bahay ni Auntie. Nung gabi na ito, dala ko na ang bag ko. Opo, aalis na po ako nito kasi si Auntie hindi na po ako binibigyan ng allowance noon. Kaya aalis na talaga ako. Pero noong nasa may tapat na ako ng kwarto ni Sir, napalingon ako. Nakita ko si Sir, nakaupo sa may tabi ng lamesa.
sa may lamesa. Tulala siya at bigla siyang napatingin sa akin. Nabigla ako. Noong nakatingin na siya sa akin ng diretso, parang bigla siyang nagpaawa. Inaawa ako bigla kasi iiwan ko na siya. Grabe, nakakaawa talaga si Sir nang iwanan. Naiwanan siya. Kawawa yung itsura niya. As in, kawawa talaga siya. Yung mga tingin ng mata niya, waring nagsasabi na bakit ako aalis? Bakit ko siya iiwan? Sino na mag-aasikaso ng pagkain niya at magpapalit ng kasuotan niya? Sir Will, di pa pala siya noon okay. Kahit maglaban ng damit niya o magluto ng pagkain niya, di pa niya magawa kasi di pa talaga siya nakakapagsalita. Pero nakakapaglakad naman siya noon. At noong paalis na talaga ako, bakit nakukonsensya ako na naiwanan siya? Bakit ang lakas talaga ng awa na nararamdaman ko kay Sir na dapat hindi ko siya iwan kasi si Auntie Sally may boyfriend na pala? Bakit ayaw humakbang ng mga paa ko para makaalis na? Bakit tulala ako kay Sir? At bakit tulala rin si Sir sa akin? Tapos namalayan ko na lang, umiiyak na si Sir. Parang hindi niya kinaya na ako ay aalis na sa bahay. Bigla na lamang may mga luha sa mukha niya na waring nagsasabi na huwag ko siyang iwan. Huwag ko siyang iwanan. Isaawa ko. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Sir, huwag na po kayong umiyak. Alam niyo naman na mahal ko po kayo bilang kaibigan ko. At hindi ko kayang makita na mag-isa kayo rito. Pero kailangan ko na talaga, Sir, umalis. Dahil si Auntie, hindi naman ako binibigyan ng allowance. Siguro naman, Sir, kaya nyo nang mabuhay ng mag-isa, kaya aalis na ako. Sir, huwag ka na po umiyak, paalam na. At sa aking pagtalikod, at noong humahakbang na ako paalis sa kwarto, bigla ko na lang namalayan, hinabol ako ni Sir. Bigla siyang yumakap sa akin, at ayaw niya talaga akong umalis. Nabigla ako nito, rito Sir Will. Dahil si Sir, biglang nakapagsalita habang yakap-yakap niya ako. Ang sabi niya, ganito. Ray, maawa ka. Huwag mo akong iiwan. Di pa ako magaling. Pinilit ko lang magsalita. Maawa ka, Ray. Huwag kang aalis. Ang mga salitang tanging nasabi niya, lalo akong nakonsensya. Ang awa ko kay Sir ay lalong nangibabaw noon. Namalayan ko na lang. Humarap na lang ako sa kanya at kinausap ko siya ng seryoso. Oh Sir, hindi na muna ako aalis. Kahit wala na akong pera, dito na lang po muna ako sa inyo. Hindi ko na muna kayo iiwan kasi sabi ninyo, hindi pa kayo magaling. Susundin ko po kayo. At pagkasabi ko ng mga salitang may pangako, bigla akong niyakap ni Sir at binigyan niya ako ng kiss sa pisngi ko. Yumakap naman ako sa kanya noon dahil napamahal na rin talaga ako kay Sir noon. Kaibigan ko na talaga siya. Sir Will, araw-araw, gabi-gabi, ako pa rin ang nag-aasikaso kay Sir. Sa bahay lang nila ako lagi dahil ang klase namin sa school noon ay sa bahay na lang. Module na lang ang gamit namin. Kaya nasasamahan ko si Sir. Ang tanong ko po, Sir Will, mahal po ba ako ni Sir bilang kaibigan niya o mahal niya ako ng higit pa sa isang kaibigan? Dahil sa tingin ko po, hindi niya na kayang mabuhay nang wala ako. Dito pa rin po ako sa kanila. Kaibigan lang po ang turing ko kay Sir dahil hindi naman po ako bakla, Sir Will. Naipadala ko lang po ang kwento na ito dahil hanggang ngayon, ginugulo ako ng mga tingin ni Sir sa mata ko. Ewan ko po ba, grabe siya makatingin kasi. Naiilang ako, Sir Will, sa mga tingin ng mata niya na ganun. Tapos, nung nangkikis siya sa pisngi, ewan ko ba, pinapabayaan ko na lang kasi naaawa ako sa kanya. Kasi galing nga siya sa sakit eh. Ano po bang gagawin ko, Sir Will?
Sana po may ma-advise niyo po ako at sa mga mahal na tagapakinig ni Sir Will. Advise niyo po ako sa comment section. Ganito Ray, huwag mo munang iiwan si Sir Mo kasi hindi pa siya tuluyang magaling. Kawawa naman siya kapag iniwan mo. Yung asawa pala niya, may boyfriend na palang iba. Pag iniwan mo siya dyan, walang mag-aasikaso ng mga damit at pagkain niya. Pabayaan mo na lang kung ano na ngayon si Sir Mo. Kung mahal na mahal ka ni Sir Mo, pabayaan mo na lang siya. Ang mahalaga, umabot siya sa punto na magaling na talaga siya bago mo siya iwan. Kasi kung iiwan mo siya, paano pag hindi na tuloy na gumaling siya ng tuluyan? Baka hindi matuloy na hindi siya gumaling ng tuluyan kapag iniwan mo siya. Kaya dyan ka na muna Ray sa tabi niya. Huwag mo siyang iiwan hanggang sa gumaling na siya. Pabayaan mo siya kung mahal ka niya. Mahalin mo na rin mahalin mo na rin siya kahit kaibigan lang habang nandyan ka sa tabi niya. Yan ang payo sa'yo ni Sir Will. Paalam na muna, mga mahal kong mga tagapakinig. Kasi nagmamadali po ngayon ang inyong lingkod na si Sir Will. May pupuntahan pa po.